ang balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamaho, mga buksingero. So mga par, halos isang buwan na lang nga po mangyayari na ang bakbakan sa pagitan ng two-time World Bantamweight Challenger ni si Jason Maloney. Kalaban ng ating pambato na si Vincent Acero Astrolabio na gaganapin sa Stockton, California sa May 14. At paglalabanan nila dito mga idol ang bakanting WBO Bantamweight title. Kung saan hindi pa nga nangyayari ang bakbakan mga idol. Mukhang siguradong sigurado na ang Australian fighter na siya talaga makakauwi ng WBO. Kumbaga mga idol, kumpiyansa si Maloney na walang panama sa kanya ang galing ni Acero sa bakbakan. Bakan. Sa katunayan nga nito mga idol, para ma-secure talaga ang panalo ni Maloney kontra kay Acero. Mukhang kukunin pa yata nito mga idol ang Pinoy World Title Challenger din na si Michael Dasmariñas para maging sparring mate. Alam naman kasi natin mga idol na isa sa mga pinakamagagaling na bantamweight fighter si Dasma sa ating bansa. Talagang malaking tulong ang maibibigay ng Pinoy sa training camp ni Maloney sa laban nito kay Astrolabio. Bagamat hindi ibig sabihin nito mga idol na masisindak na si Acero sa laban nito kay Maloney. Bagkus mga idol, walang ibang plano si Astrolabio, kundi patulugin talaga itong si Maloney sa ibabo ng lona. Malaki ang kumpiyansa ni Acero sa kanyang kakayahan na maging matagumpay sa title fight na to. Kung saan mga idol, suportado talaga ito mismo ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Ayon kasi sa source natin mga idol, kung meron man daw inaantabayanan ngayon si Boss Manny sa mga Pinoy boxers natin, e kampante daw siya mga idol na malayo daw mararating ni Astrolabio sa boxing sports. Napakagandang complement ito mga idol para sa Pinoy title challenger dahil sa mataas na standard ni Boss Manny para sa isang boxer ay nakikita niya na malaki ang potential ni Acero na maging next Pinoy star ng boxing. Kaya dahil dito mga idol, aasahan natin ang matinding motivation ni Astrolabio para manalo at kunin ang kanyang kauna-unahang world title sa 118 pounds. Sa kabilang banda naman mga idol, Marlon Tapales at Morojin Akmadaliev nagharap na sa unang pagkakataon sa PressCon para sa kanilang bakbakan sa Linggo. At sa naging face-off ng dalawang super bantamweight fighter mga idol, nagkainitan kaagad sila, lalo na itong pambato natin na si Tapales. Pinagbantaan kaagad nito si Akmadaliev na agawin niya sa kanyang balikat ang IBF at WBA. At napatawa na lang mismo dito mga idol si Eddie Hearn sa intense face-off ng dalawang Asian boxer. Kung saan napaka-importanting laban to mga idol para kay Morojin Akmadaliev at Marlon Tapales. Dahil ang mananalo sa bakbakan na to, malaki ang tsansa na mapalaban sa isang undisputed fight sa mananalo sa bakbakan ni Stephen Fulton at Naoya Inoue. At alam niyo naman mga idol, kapag undisputed fight, isa ito sa pinakamataas na achievement para sa isang world champion. At bukod dito mga idol, ang pera nakikitain nila sa ganito kalaking boxing event. Kaya aasahan natin mga idol na all out war ang magiging bakbakan at malamang hindi naabot sa final bell ang unification fight. Talagang bakbakan, ito ang balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksingero pambato, balitang boxing.